Isa sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House for Relocation para yan sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Kaya naman, inatasan agad ng Department of Human Settlements and Urban Development ang mga developer na makipag-ugnayan sa mga LGU para sa posibleng pagpapatupad ng balance housing na pakikinabangan ng mga nawalan ng bahay dahil sa kalamidad. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Alvin. Ace, hindi madali ang pinagdaraanan ngayon ng ating mga kababayan na dumanas ng lupit ng bagyong si Christine. Kasama rin kasing tinangay ng bagyo, hindi lamang yung kanilang kaunting ari-arian, kundi pati na yung kanilang tahanan. Maging munisipyo ng Naga ay ginamit na din bilang evacuation center sa dami ng mga naapektuhan ng Christine. Ilan sa ating mga nakapanayam, kagaya nila Nanay Lalaine at Nanay Nelia, kapwa humihiling ng maayos na tahanan. Lahat na ubos, hayop, mga gamit sa amin na bahay, wala na. Napaayos yung bahay namin dahil nasira yung ano namin, yung dingding na naalitan ano, yung mga kukulamber. Alam ng Pangulo ang kalagayan ng mga sinalantaan ng kalamidad na hindi lamang naapektuhan ang pinagkukunan ng kabuhayan kundi nawalan din ng tahanan ng matitirhan. Kaya, ayon sa Pangulo, kailangan gawin ang housing for relocation at paghahanap ng loteng maaaring pagtirikan ng kabahayan para sa mga kababayan nating biktima ng unos. Lot purchase, housing for relocation, kailangan natin gawin yun. Hindi sila pwedeng bumalik dun sa lugar. Kailangan natin hanapan ng ibang lugar na mataas-taas para hindi na mabuhay. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acusar na kanya nang pinag-report ang mga developers sa mga LGU para sa posibleng pagpapatupad ng tinatawag na balance housing. Lahat ng developers at contractors ng housing, pinag-report po namin sa LGU para yung mga equipment nila at gamit, nandiyan na po sila. At ngayon po nakikipag-coordinate sila kasi ginagamit po namin yung balance housing nila. At sa isinagawang situation briefing nitong nakaraang Sabado sa Naga City Hall, ay kasama sa iniulat sa Pangulo ang pagbibigay din ng 10,000 piso para doon sa mga nagtamo ng partial damage sa kanilang tahanan, habang 30,000 pesos naman yung ibibigay doon sa mga nasa kategory na nagkaroon ng totally damaged houses. Nagulat mula sa Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar.